Michael. Nandito na tayo ngayon sa Quiapo Church. Bale, itong side na to, nandito kami sa papuntang Plaza Miranda. At medyo gabi na rin. So, medyo sarado na po yung simbahan. Pero nagpapapasok pa sila ng pwedeng mga magdadasal, yung mga gusto magdasal. So, yun. Tatapos lang din namin magdasal. At ngayon, nakita ko si Kuya Alex. Siya yung naka-duty ngayon. Si Kuya Alex, gusto ko siyang puntahan at balikan. Kasi simula nung naging deboto din ako ng mahal na paong Nazareno. Siya lagi yung madalas ko nakikita dito na pag naka-duty every midnight hanggang madaling araw, siya yung laging nakasmile. Pag, kahit pagod na pagod siya sa trabaho niya kasi ilang oras siyang nagbabantay ng simbahan, siya yung laging, "Ma'am, kamusta po?" So naalala ko yun. Hindi kami nahihirapan kapag halimbawa aatras kami pabalik ng highway para pabalik na ng bahay. Pag after namin pumunta dito sa Quiapo Church, siya pa yung nagbibigay ng daan. Kumbaga, tinutulungan niya kami para maka-exit ng maayos. So mga ka-twinkle, eto, samahan niyo ako. Since siya yung naka-duty dito ngayon, samahan niyo akong kamustahin siya para mas malaman natin kung anong buhay meron si Kuya Alex. At bigyan natin sorpresa natin sa kanya, ma'am. Let's do this. Hi, Kuya Alex. Yeah. Halika. Kamusta ka? Ay, tumabuti. Ayan mga ka-twinkle, si Kuya Alex. Kinukwento ko kasi sa kanila, sa mga ka-twinkle ko, na every time na nakikita ko na dito, pag pumunta ako sa Quiapo, lagi ka naka-smile. Kahit na pagod ka sa trabaho mo, parang lahat ng mga nagdadasal to, lagi mong tinatanggap, wini-welcome ng good evening po, ma'am. Natutuwa ako sa ganun, Kuya Alex. Kamusta naman po ang trabaho niyo dito? Matagal na kayo dito sa Quiapo Church? Gano'ng katagal? 16 years. 16? Yeah. 16 years? Oh my God, kalahati ng buhay ko. So, paano naging kasi nandito kayo nagtrabaho, Kuya Alex? Ano lang ako? Reliever lang dito. Noong una, reliever kayo? Eh, nangarap din ako na sabi ko, sana dito na ako ma-duty, matuloy ang duty kasi para ito ay pinasimbahan na rin ako. Opo. At makapagsilbihin ko dahil sa akin. So, ilang taong kayo nung nag-start dito? Nasanan ako noon. Tiwa na ako ngayon. Magal mag-set up tayo ng 16 years, 22, di ba? Oh, 2001. 2001. Mm. Nag-start na kayo dito. May pamilya po kayo? Meron po. Ilan anak nyo? Dalawa. So, ang bahay nyo, Kuya Alex, malapit din dito sa simbahan? Kaloocan. Ah, Kaloocan. Tapos kasi ang napapansin ko po, di ba, ang duty nyo kadalasan midnight, opo, madaling araw. Anong oras po nag-uupis? 7 to 7. Ah, 7 p.m. to 7 a.m. Kasi yung kinukwento ko sa kanila na pupunta ko dito ng madaling araw, ikaw lagi yung madalas kong nakikita dito na naiiwan para magbantay sa simbahan. Opo. Ako kasi, alam ng mga tao na deboto ko ng mahal na pong Nazareno. Ikaw, marami ka na rin bang dasal na naibigay sa'yo ng mahal na pong? Marami. Marami din. Oo. At maraming pagpapala. Yan ang gusto ko kasi, napakarami kahit na hindi natin hingin. Ay, sige. Alam niya ibibigay. Ibibigay niya. Basta naangkot yung kailangan. Opo. At alam niyo ko yan sa puso mo. Ano? Pagpapyo. At alam mo si Kuya Alex. So Kuya Alex, ilang taon na po yung mga anak nyo? Yung isa 23, yung isa 19. Parehong babae, parehong lalaki? Lalaki yung panganay at yung pangalawa babae. Oh. Yung lalaki ko, nag-aanay siya, nagtatrabaho sa Chowking manager siya. Manager ng Chowking? Mm-hmm. Saan branch? Sa Valenzuela. Valenzuela. Yung babae naman, sa PNU. Virtual Political Engineer. Ah, nag-aaral pa. Eh, Kuya Alex kayo, paano kayo mag-celebrate ng Pasko? Ay, dito na. Dito na? Dito na. Pati New Year dito na. Hindi nyo sila kasama? Hindi. Pag umagat na lang. Palaging ganun? Kasi naka-duty siya mga katipin. Laging ganun. Laging taon-taon ganun. Simbahan. Siyang kasama mo. Pero kasi diba po, 24 talaga, bago mag-25, may misa din dito na ginagawa? Meron. Bago magpasko? Meron. Dito na kami nag-medianoche, chibuya. Dito na rin. Papasko lahat. Kami-kami na lang. Na mga katrabaho nyo? Yung trabaho. Sayawan kami, lalo pag New Year. Oo. Masaya din? Masaya. So, kaya lang. Umuwi kayo sa inyo, 25 na? 25 na. Nang umaga. After ng trabaho nyo. Ito nga mga ka-twinkle, gusto ko kasi talagang pasalamatan si Kuya Alex din kahit na hindi kami masyadong personal na magkakilala. Alam niyo yun mga ka-twinkle, sobrang na-appreciate ko yung katulad niya. Yung kahit na alam ko ilang oras nakatayo dito sa trabaho niya, pero pag nakikita ko siya, lagi siyang nakangiti, lagi nang aliwalas lang ng
ng aura ni Kuya Alex. So Kuya Alex, ito kasi since magpapasko, gusto kong magpasalamat sa iyo kasi ang bait-bait niyo po sa akin. Okay, salamat. At gusto kong buhay ito paano sa ibibigay ko po sa inyo ay makatulong din sa lulutuin niyo sa Noche Buena. Ay, okay, salamat. May munting regalo po ako sa inyo bilang pasasalamat po at dahil magpapasko, Merry Merry Christmas! Thank you. Merry Christmas, Kuya Alex. This is for you at the family mo. Ay, talaga! Ay, sabi ko. Opo, para po sa inyo yan. Lahat ito? Opo, lahat po yan. Ay, thank you. Ito pa kay Alex, so. Thank you. Para kahit na wala ka sa bahay niyo sa Pasko at nasa trabaho kayo, meron silang maluluto. Ah, okay. Thank you. Ayan, Kuya Alex, thank you very much. Sana ay mas dumami pa ang katulad ninyo bilang isang mabuting tatay at katrabaho at bilang isang taga-taguyod ng pamilya. Okay. Sobra po ako humahanga sa mga katulad ninyo, Kuya Alex. Likewise, pag-plenty po kayo. Thank you very much. Okay. Merry Christmas, Kuya Alex. Thank you. Okay. God bless you. God bless you too. Salamat po kay Ma'am Angeline. Nagulat ako dahil bigla niya akong tinawag at hindi ako akala na siya pala yun. At in-interview niya ako, pinawasap niya ako at binigyan niya ako ng konting pangregalo at pang Noche Buena. Kaya kapasalamat po sa kanyang kabutihan na may marami po siyang matulungan sa kanyang ginagawang kapatitan. Salamat po. Mga katwinkel, eto gusto ko lang ipakita sa inyo. Ikukwento ko lang sa inyo ng maikli. Every time na nakakabisita ako dito sa simbahan ng Quiapo ng medyo late na, halimbawa mga lagpas 12 midnight na, kasi minsan sarado na yung mga pintuan dun sa side. So dito na ako pumapasok and dito ko din po nakikita lagi si Kuya Alex. So kapag nakita niya na ako na bumaba ng sasakyan, sasalubong na yan sa amin, "Ma'am, magandang gabi po." Tapos yun, kahit minsan galing pa siya sa tulog, tapos pagising niya, nakasmile lang lagi siya. Natutuwa ako sa ganong klaseng tao na alam ko kahit na pagod sila sa trabaho nila, pero so, bihira yung mga ganong tao, diba? So, na-appreciate ko yun, guys. So, mga katwinkel, ayan, since sarado kasi ngayon, medyo late na rin po. So, ang ginagawa kasi nila since nag-pandemic din, yung mga gustong magdasal, dun na sila pumapasok sa kabilang side. Yan, mga katwinkel. Medyo konti na lang ang mga tindahang bukas kasi anong oras na rin. So yung mga naka-tent, yung may mga-ari ng mga tindahan, tulog na rin sila. May tahuna oh. May tahuna. Ayun oh, tahuna. Paumaga na kasi mga katwinkin. So yan mga katwinkin, dito tayo sa daanan ng mga sasakyan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, ayun oh, yung pintuan doon, yan yung bukas ngayon. So dyan pumapasok yung mga nagdadasal, tapos dyan sila lalabas doon. Dahil yung bata, ayun. Ano pangalan mo? Christopher. Si Christopher daw mga katwinkel, nakasubscribe sa atin. Subscribe si Christopher. Mga klase ko si Christopher. Magkano ba yan? 20? Ilang piraso? Baka lang 1 piraso lang. Apa? Bibili ako sa kanya sa pagita. May suki din ako dito dati, kaya lang parang wala sila ngayon dahil nga late na. Ilang taong ka na? 12. Dito ka nakatira? Saan? Dito. Dito mismo? Ah, dito lang din. Yay! Yay! Thank you! I love you! Mga katwinkel! Isa na ng mga masayang gabi ang natapos ngayon. Kahit na medyo pagod kami galing sa work din, talagang naisip ko si Kuya Alex. Katulad ng sinabi ko sa kanya kanina, sobra kong na-appreciate po yung pagiging mabuti niya sa ibang tao, lalo sa amin. At sana ay, Kuya Alex, kung nanonood ka, sana pagpatuloy mo lang yung pananampalataya mo, yung pagiging mabuti po sa mga gustong magdasal sa mahal na poon. At sana kahit papano po ay naging masaya kayo sa munting regalo namin para sa family mo. Dahil si Kuya Alex nga, hindi niya kasama yung family niya kapag magpapasko, ilang taon na ganun. Dahil yun yung trabaho niya sa Quiapo Church, na naka-duty siya ng 24. So 25 ng umaga siya nakaka-uwi sa bahay nila. At sa lahat din po ng mga katulad ni Kuya Alex, sobra kaming
nagpapasalamat sa inyong lahat at sana mas dumami pa ang mga taong katulad ninyo. So mga ka-Twinkle, isang tao na naman ang napasalamatan ko at gusto ko talagang mapasaya kahit papaano sa darating na Pasko ngayon. So mga ka-Twinkle, magkita-kita tayo bukas ulit dito lang sa panibagong episode na naman ng Vlogmas natin sa Love Angeline Quinto YouTube channel. We love you mga ka-Twinkle and God bless you everybody! Bye-bye!